Welcome back to my channel, guys. Manatology dito sa New York. So, magandang araw po. So, gusto ko lang i-vlog yung napanood ko na video. And napaiyak si Senator Hontiveros, ano, Riza Hontiveros, doon sa meet-up nila ni Laila De Lima. And talagang na-touch din ako doon sa message ni Senator Riza Hontiveros kay Senator Laila De Lima, dahil nga finally nakalabas na siya, ano, guys. And that moment is really, you can feel the bonding of two powerful women na talagang lumalaban para sa kapakanan ng bansa at para sa katotohanan. And for so many years, they are fighting for the democracy and freedom ng mga Pilipino. And I think, siguro iniisip nyo na bakit lagi ko silang pinopost sa aking YouTube, because I want to acknowledge the power of women na kapag nagsama-sama ang mga kababaihan, guys, eh talagang maganda po ang nangyayari sa lipunan. And wag po sana natin itong iset aside, itong mga ganitong effort ng mga mahuhusay at matatalinong kababaihan. And although we are so emotional sometimes, sa mga babae, we can be so emotional, but still, women are very powerful and very important part of our society. Ano po, hindi magsusurvive ang lipunan without the effort of mga kababaihan. So, mula sa tahanan hanggang sa politika, ano po, ay talagang masasabi natin na ang mga kababaihan ay talagang rumaratsyada, and number one, no, na talagang isang tibay na balangkas ng ating lipunan at ng ating bansa. So sana yung ibang mga kababaihan nangangarap ng pagbabago sa lipunan, I should do something on our own little way, ano po, para po mag-contribute para sa pagbabago and para po sa pag-asenso ng ating bansa. So, panoorin po natin yung very emotional meet ni Senator Laila De Lima and Senator Riza Hontiveros. Okay, here is the video. One question po for Sen. Riza. Any message po for Sen. Laila now that she's free and that you finally met each other again? Well, you did it, Leila. Konti na lang, konting-konti na lang. And napakalaking vindication ito sa buong opposition. Itong vindication sa'yo. Kasi sa lahat natin, ikaw talaga yung sumalubong sa pinakamatinding dagok galing sa dating presidente. Ikaw talaga yung sinirang puri niya, sinubukan gawin. Ikaw talaga yung wineponize niya yung buong legal system para lang parusahan ka, kasi ikaw yung unang nag-imbestiga sa kanya. You continue to speak truth to power. At kahit sinubukan niyang tambakan ka ng ng mga, ako na magsasabi ng pekeng kaso, hindi naman ikaw nagsasabi. Na-survive mo lahat yan. Na-survive mo yung stroke. Na-survive mo yung hostage taking. Hindi ka tumigil magsalita sa mga issue. Libo na siguro yung mga handwritten letters mo from Krami. And here you are. Here you are. So itong pagpapayag sa wakas na makapost ka ng bail at yung napipinto mong ganap na paglaya. Ano eh, parang sumilip na ulit yung sikat ng araw. At alam natin, kahit napakatagal ng naging gabi mo, napakatagal ng gabi ng maraming kababayan natin, once sumikat yan, dahil sa mga ginawa mo, hindi mapipigilang kumalat yan. So we're all so happy to have you with us, and we all love you very much. Doon pa lang sa courtroom, no?
Risa. Lagi ka rin nandyan. And you also write me regularly. Nagsusulatan kami yan. Thank you, Sen Risa. Thank you, Sen Laila. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa Monetology. Thank you for watching.